power of God's love gives us spiritual health. At dapat ang tao malusog physically, emotionally, spiritually. Imbalance spells illness. Pagka mayroong mga hindi balanse sa ating buhay, nagkakaroon tayong sakit. Kaya ang tunay na pagpapagaling sa mga karamdaman ay maging balanse tayo. To avoid and to cure illnesses, especially spiritual illnesses, you have to balance your life. Dapat ang buong buhay natin ay mabalanse, maging tama, at ito ay maging tamang-tama ang timpla. Ama namin sa langit, salamat sapagkat kayo po ay mabuti, kayo po ay dakila. Salamat dahil gusto niyong balanse ang buhay namin. Turuan niyo kaming laging ituwid ang mga liko, liwanagan ang madilim, lagyan ng timpla ang mga walang lasa sa buhay namin. Because you, O God, are the salt of our life. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin at gawin niyo kaming dapat na lumapit, humingi ng pagpapala dahil kayo'y mabuti at mapagpatawad at dahil pangako niyo sa inyong mga salita na kami inyong patatawarin at lilinisin kung kami nagbabagong loob at lumalapit sa inyo. We pray, Father, that you may be our teacher today and as you teach us, may you also heal us. Pagalingin niyo po kami sa aming makaramdamang emosyonal, spiritual, maging physical. At ang maganda niyong kalooban maganap sa aming buhay. We ask for and we receive your blessings in faith, O God. Buong-buo naming tinatanggap ang mga pagpapala, pagtutuwid, pagpapayaman niyo sa aming diwa sa sandaling ito. Kayo po ang maging tunay na tagapangaral. Gamitin niyo lang ang inyong lingkod. But let your blessings flow to all of us. Father, teach us, lead us, heal us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Babasahin po natin ang Lucas 16:31 at maya-maya isa-isa natin hihimayin ang mga berso na ito. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubig ng ngangalang Lazaro na tad-tad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa dyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin kaya't ang mga naririto ay hindi makapupunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po ang mga Abraham, ipinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po niyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Iyon ang kanilang sundin." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga yon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin sila paniniwalaan, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." At nawa maging pagpapala sa atin ang muling pagtunghay sa napakatandang kasaysayan na ito na natitiyak kong alam nating lahat. Luke 16:19-21, as we study this now piece by piece. "There was once a rich man who wore expensive clothes and every day ate the best food. But a poor beggar named Lazarus was brought to the gate of the rich man's house. He was happy
just to eat the scraps that fell from the rich man's table. His body was covered with sores, and dogs kept coming back and coming up to lick them. So here you see extreme contrasts. Sobrang magkaibang kalagayan. Yung mayaman na lalaki who wore expensive clothes and ate the best foods every day. Imagine yourself going to an eat-all-you-can restaurant every day. And of course, without saying it, this man could afford very expensive doctors and everything that money could buy. Meanwhile, Lazarus was covered with sores. He ate nothing but crumbs and had dogs as nurses and doctors. Ang tagapagpalinis niya ng kanyang mga sugat ay mga asong dinidilaan ng kanyang mga sugat na hindi niya siguro maitaboy. Maaaring siya ay paralitiko dahil kinakailangan siyang buhatin para ilagay doon sa pintuan ng mayaman at umasang matapunan man lang kahit ng mga sobrang mga pispis na nahuhulog sa hapagkainan ng mayaman na ito. He had to be brought there and therefore he lived on charity. Two contrasts. At ito ay bagay na bagay sa konteksto ng panahon dahil nung panahon naman talaga ng Panginoong Jesus, walang middle class. Either ang yaman-yaman mo o ang hirap-hirap mo, dalawa lang ang uri ng tao. But we were told that Lazarus was happy. We are not told if the rich man was happy as well. But both men lived imbalanced lives. Parehong tagilid ang buhay nila, hindi balanse, kumbaga nasa timbangan. Luke 16:22, the poor man died, and angels took him to the place of honor next to Abraham. Sa hapagkainan po, kung kayo ay nasa kanan noong nagbibigay ng hapunan o nung host, yun ang place of honor. Sa iba't ibang lipunan, iba't ibang places of honor, but nevertheless, in any society, there's a place of honor on the dining table because the dining table is a social map. It tells you by how everyone is seated, how they are esteemed or considered in that society. And the Jewish people thought that heaven would be a banquet that God would give for them, that Abraham would be the host and the most important person there, and the guest of honor would sit next to him. Ito po ang pananalig ng mga Hudyo nung panahon na ito, na ang langit, ang kaharian ng langit, ang paglipat mula sa lupa patungo sa langit ay para bang isang malaking piyesta kung saan magkakaroon ng malaking handaan at si Abraham ang nakaupo doon sa pinakamahalagang upuan.